rin, TIU Theater Makati. Panlimang laban na ng gabi, Isabuhay 2019 ulit. FlipTop magigay para sa parating nating laban. Oh. www.fliptop.com.ph Filipino yan. Isang malaking shoutout syempre sa buong FlipTop staff at syempre sa lahat ng MCs na bumubuo na liga, sa lahat ng bagong pasok mula sa Process of Illumination 6 pati sa 1 Minutes Manila, 1 Minutes Cebu, 1 Minutes Davao or 1 Minutes Mindanao at Visayas. Sa kanan ko, Honor as QC, represent para sa inyo, magingay tayo lahat para kay Sayadd. Nawala na lang ito ang mga panaginip, pagkatas ng ingay katahimikan. Biglang may masama na hangin na umihip, bawat akto ay wala ng balikan. Wala! Nagmukhang payaso man sa mga nakasilip, ano ba naman niya uminsan? Ano? Lubos na pagkalaso na pag-iisip, patid ko pero di pinigilan, kaya... Shoutout kay Toshi, pagkakay mo nga papanood mo to, alam ko. So, tsaka sa mga taong naabala ko dahil dito sa battle na to, kay Boss Erin sa Team Erin, tsaka kay Boss Yanong Bagsay. At sa kaliwa naman, galing pang Olongo po para sa inyo, magingay tayo lahat para kay Lanzeta. Namurog ng konkreto para makatakas ka nung mapalaya sa kaligaan. Nakaligaan na ang batalang siya na mahalang makabala, papabayaan at hayaan ka mawala sa kanasa. Nasa baba ka nakadabra, pantay sa may paapan ay pagmamakaawang katagan na patawad sa mga nagawa niya ng masama. At salamat sa ngalan ng masambayan ng tama. Longga po, Victus, Renz, Junaro, Mikey, The Percival, at saka sa anak ko si Jilan. Mahal na mahal kita, saka kay Jackie. Nanalo lang ko ito si Sayadd. Pilili niya mauna si Lanzeta. Tig 2 minuto, 7 hurado. Isabuhay 2019, unang banat. Sulitin natin itong laban na to, gang! Yeah! Nauna! Unang! Tapos na! Tunang! Dinaan sa proseso, maluhaluhang, masukasukang, di ka pa ba kontento sa tornilyong, maluwang buwang, sira ka ng kumpleto, todo baliw, kulang-kulang, 100%! Kaya, handa na ba sa bara para wasakin ng bata? Alam na lahat sa laban, walang repa. Repa, kabla ka sa akin, barkada. Magmakaawa ka man ay walang teka. Teka, banatan kahit may tama. Sapagkat etya puwera, kaya yung baliwala na. Sa mundo na pangkarani, Juan gusto na ngang magpa-i. Juan panay ululan ng mga di. Juan sa ulo na nga ngangasi. Wang tatapatan ng metal nang husto na siyang maaliw. Swak sa may mental, bang tuluyan nang nabaliw. Sa bugang binibida nyo, siya'y mulat, tingin nila batukang hihigit habang damulang. Pipikit na to akala sa bata, swak yang hunghang. Inilinya mo, may tama na may tama siya, buwang tinitira ko. Oo, lakas. Oo, lakas tamang walang takas gamit droga pang lalason. Walang palagyang Sayadd pag tinopak na nga hamon. Magtino kapag naglaon baliw to. Kaya nga saktong damit porma niya at barong kamisola sa kabaong. Binabiyahe na ng karo, ibang klase nga lang gago. Napagsilat ang pumunto, pinapakinggan ng tao. At yung ilang kumonsumo, ginagamit ka lang kaso. Pag may sira yung produkto, pinapalitan ng bago! Kaya iipitin ang kutsilyo, dalawa at doble. Iisipin na gunting to ramdam sa may korte. Siya nang masakote, Sayadd na may konte. Pipihitin ang tornilyo niya na panggarote. Pasakit ng pasakit, kada higpit at kada batak. Palapit ng palapit ang paghingi niya ng patawad. Pagpanhek ay babalik, pagkat bitin ka nga lang dapat mamanhig ka sa sahig. Pagkabig wala nang Sayadd.
ako natiyak. Patalim na ditupe sa dibolo di itak. Kaya o Lanzeta na sumayad, matagal nyo lang iyak. Pag ako sumayad sa Lanzeta, tong Lanzeta nyo, biyak! At yun, ang matagal nyo nang gusto maita. Kaya kayo nandirito, batang mapanlin lang laban sa isang hindi basta nalilito. Ilustrado, naliwanagan, kilala nyo ba ako sino to? Ito yung batang panaysigaw na squatter! Gayong squatter ka din sa anino, oh! Tama nga, oh, yung bumilad. Tapos siya yung nakalilim. Sa halip magpasalamat, umaatake ng palihim. Ang plano ko'y makain para pangalan mairaos. Natural hindi na to amin! Dasal niya di na matatapos! Yun ay walang hanggang panalangin o agad patatahimikin. Kung ano mang kahulugan, di nyo na para isipin. Kasi sino ba dito may sariling estilo? Di ba yun yung minsan mong sigaw? O sa sobrang supot mo ay nakala mong lahat ay katulad mong hilaw? Kaya ang patalim sa patalim ang Lanzeta sa Lanzeta, sa Sayadd ka sa Sayadd, ako ang tagatalop. At di ko para idiin ang Lanzeta hanggang sa maglaho tinalupan, ganon na ako kahayop. At di ko mamadaliin ang paggawad sentensya hanggang sa eksistensya mo ikaw ay masulasok. At pag tumupitong Lanzeta, ibubuka at direkta ka sa tumbong ni Invictus, doon kay papasok. Ang tawag doon paglulugar. Kaya boring na boring. Bukas sarado na Lanzeta, TKO pa rin sa boxing. Matagal ka na sanang nalugar, pero pinetics ka ni Bonjing. Ngayon di ka man maka-advance sa next round, at least nakaranas ka ng zoning. May bagong disenyo ba kaya nagdiriwang na to? Pues sobrang luwag na nga ng tornilyo ko para mapigilan pa to. At kung sa inyong palagay, ito ang panghigpit at pangligpit sa akin. Nako! Tae-tae. mga kasingwak mo lang ang magsasabi na ang remedyo sa tornilyo ko ay mahinang ako! Ano? Sakit mo tiyong ang aking tugon ay wala kang konting tsansa ng sinuksok na pala nilubog pagsaksak ng korting spada. Panginoon, walang pakidoon pagsagad na tong binara, pagkat batas lang yan sa lugar nyo na parang ordinansa. Dating kampo terorismo, grupo niya yan bago umalis at bumangis. Galawang puta lang yung gago. Sino ka mo? Ilustrado? Yan ang kupunan yung bago pues. Babalik kayo sa kampo bilang sugat ang sundalo! Pero ngayon, uprising na tila. Puta nga, lintek. Sunod-sunuran kay Anigma mga tuta niyang bitbit na akala sinuswerte na ngayon nakahigit, tanga para kang si Duterte, tuta ng inchit! Patay! Tangina! Kasi kung sino-sino na lang yung kinukuha mo, Anigma, tipong umangat lang onte, tanggap agad ng mabida. Tulad nitong timang na nag-aakalang mataas na siya sa liga. Ibang na nga pagkat galing niya, siya lang ang nakakakita. Kaya pahinga sa Sayadd, pagkat sakit sa ulo to. E bakla nga kaya Sayadd, saging ang gusto mo! Pero para tawagin akong bakla, duwag hindi pumalag nung nalagay sa alanganin. Ikaw nga hindi ka pumalag sa akin, ngayon sino yung duwag sa atin? Inilagan ang tawag ko, sabay pinili magyabang. Tinilagan yung batang to, kaya ibinipit sa daan. Itinadhana ang tagpo na masisiraan niyang hindi na makakatakbo. Patay, titirik ka na lang! Pinatay yung nagsisisi, dito ang lamay. Si tinangay yung nawili, sinong nais ialay? Sa pagbuka, higa, sara? Ikaw ang siyang napili, iyo ang mithit pakay. Kaya buka, higa, sara! Nilagay ang sarili, ito'y pakikiramay. Hindi yan babala, naging isa ng banta.
sa nagpapaalala sa mga nilisang nagtanda sa tatakpan na pangalan niya, dikitang pagbangga na sa kanya na sa Sayadd mag-iiwan ng marka. Kalombanan! Nasaan kong pagbubutihan mo, pero hindi na masama. Yun nga lang yung konting bilib ko, tuluyang nawala, naging malinaw pang kubeta itong panggap halimaw sa bangatangin na patunayan mo ngayon. Tagaulongga po nga! Pero malupit daw to, sabi ni Looney. Kaya ba sa sarili na humaling? Noon na-feature siya sa Break It Down. Pero hayaan mong sa akin namang galing na di ka para magbida-bida. Kasi yung buhay mo may taning at di ka masasalba ng komento ng aminadong sinungaling! At sinungaling ka rin. Yun ay katangian mong litaw. Panugalit daw sa baduy. Pero nung ahon sumingaw, may props na costume, pabibo, bumitaw, o yung ayaw mong maging, ganap naging ikaw! Kaya ano'y pagmamalay mo sa akin? Ako ang sayo hinango, amat lang yan ang bato na may bumbilyang inihalo. Ilabas nyo daw si Sayadd! Bakit kulang ka sa palo? Ilabas nyo daw yung di naman! Ilabas nyo daw si Sayadd! Bakit kulang ka sa palo? Ilabas nyo daw yung hindi naman talaga nakatago! Pero yung hiling mo nakamit, aksidente na tupad, desperado at hapit, napasubot tumuwad, katotohanan na hubad sa simpleng banat kritikal, si Lanzeta naman yung ilabas nyo! Isugod nyo ng ospital! Pero pwedeng huwag rin muna, para yung bawat piso nyo masulit, yung ulo neto pansamantala na lalagyan ng salungguhit. Pero pwedeng wag muna para bawat piso nyo masulit, yung ulo neto lalagyan ng pansamantala na salungguhit. Hayaang makarecover pagkatas mabalat ang buhay hanggang sa ganap na kamatayan, hanapin mong tulay. At yun ay ako din, taga-simula at taga-tapos. Kung ikaw taga-gapo, ako taga-gapos. Ako ang taga-pigil, ako rin ang taga-buyo. Habang ito'y sumasabay lang din sa agos ng ilog na tuyo. Kaya bukas, dura, sara! Yun ang rason ng kanyang hamon at baka may masindak na sa Lanzeta na linason. Pero kinalas ko yung hawakan. Kinalas ko yung hawakan tutal sa pagsandal ito'y nawili. Ngayon gigipitin kita hanggang sa ika'y mapakapit sa sarili! O hindi kita kahilera, hindi mo ako kahanay, hindi kita akampe, hindi mo ako kaaway. Papasok pa lang ako ng gera at ito ang napili kong handog. Daang porsyentong Lanzeta kapos parang checking tumalbog! Ano? Lanzeta, Lanzeta, fighter natin! Kulang-kulang sa sobra-sobra. Referensya pag sinilip, labang normal sa abnormal. Sinintensyahan niyang pinilit, sakit sa ulo sa sakit sa ulo. Ebidensya lamang hinirit, kaya paano sa Sayadd malayo ang agwat may diferensya sa pag-iisip. Kaya bugbog, basbas, napasadsad, napakudkod, tas-tas, kadakadkad, pagkasubsog, kas-kas, kakasayad ng mapudpod, gas-gas, pakaladkad! Kaya yung aning na aning, yung aliw na aliw, tambak di makakaskor. Yung praning na praning, yung baliw na baliw, sa akin magahabol. Kaya yung sira-sira, sira-sira, ang wish shot katinuan. Oo, paulit-ulit-ulit para di mo malimutan. Loko-loko, paikot-ikot, paglaro ng patalim. Batang genyo ka na ba? Ganap na nga bang matalim? Natitiklop sa Lanzeta pagkat yan ang nakahiligan. Baka titiklop sa Lanzeta pagkasaksak sa tagiliran. Para siya'y gripuhan, lalabas ano-ano. Wala pa rin puwang kalaban ay hapong-hapo. Kaya sasaksakin ko yan habang siya ay palong-palo. Sabay tatanggalin ko yan parang basta gabo bano. Seryoso sa seryoso, maging tunay ka dapat.
Demonyo sa demonyo, balisungay tatarak! Kaya katapusan na agad, pugutan mabilisan to, na pag natagpuan niyang sayad, ulo lang makikita nyo. Kaya buhay ka ba? Huwag na sanang malito. Patay na yung baliw, wala na sa sarili to. Di matanggap ako'y mahangin. Saksak mo sa dibdib mo tung bagong disenyo ng Lanzeta. Tatak mo sa isip mo. Yung bagong disenyo ng Lanzeta, sinaksak ko sa isip ko. Nang sa ganun masilip mo, tapos hindi ko na hinugot. Pinaghanap ng aral, hinayaang mga lakal, kaso mas mabigat sa'yo yung mga pwede mo mapulot. Tutal sa gana sa hangin, pinasisid sa lalim, pero dinaglaon tong bakal, kinalawang linumot. Ano pa bang aasahan, ano pa bang kapalaran ng mga nasa bungo o maliban sa tuluyang malimot? Kaya kilala mo pa ba sarili mo? Kung hindi, ipapakilala ko muli. Binansag ang Lanzeta, tumitinig pang gera, pero yung galawang Lanzeta, bakit pang hindi tuli? Nakaltukan ka nung aspakan, di ka man lang nagtangkang lumaban, dinaan na lang sa ngiti. Tapos luhaan na umuwi. Ito'y maliit na papagmalaki. Nagmamalaki sa pangmamaliit. Pero nung sinaliksik ko, bigti. Nakaasa sa hingi. Tapos nakuha mo pa magpalahi. E palamunin ka lang ng mga palamunin. Porkin tumutuloy sa magarang tahanan. Garapal na panauhin. Bato kang agresibo sa duelo. Kala mo lahat ay kaya niya na pataubin. Sa halip magmatapang, sana ako'y kinumbinsin mo na lang kung bakit hindi kita dapat napalakulin. Kasi tong gigil ko, pinipigil ko, lalo't supot na bata ang sakdal. Ang problema, madalas ko nakikita yung kasuputan niya sa aktwal. Di ba nung huli mong laban, sinama mo yung mag-ina mo, nakita ko sila sa mausok na lugar, nakasandal, pasimpleng pahabag, ginawa niyang kalasag yung mag-ina niya sa asawa ni Shernan para hindi ka masampal! Takot sumalon, lakas maghagis, kung magmukhang wais, yun lang ang intensyon. Hindi na ako nagtatao kasing puta mo lahat ng anak ng putang ina mo para lang makamit ang ambisyon. At hindi na ako magugulat kung walang paring lalabas sa mga natamumong sugat na naimpeksyon. Hindi ba't natural lang sa nagpatiwakal ang walang makuhang kahit anong klaseng bendisyon? Kaya babanatan na lang kita agad, di na itahamunin ang suntukan kapag ako ay nabanas. O babanatan na lang kita agad, di na itahamunin ang suntukan kapag ako ay nabanas. Fuck. Babanatan na kita agad, di na itahamunin ang suntukan kapag ako ay nabanas. 100% ako'y 100 palabas. At sa halip na magmatapang, yumuko ka na lang bugoy, hindi ka na parang magmatigas. Kasi ipapasa ko nga yung apoy, pero bago ko ipasa yung apoy, ay bubuhusan kang gas. O nakatakda na maabo tong feeling niyo sa The Matrix. Hindi ko na kailangan na makulay na tugmaan o magarbo na technique. Walang anuman kung inalayan ka ng oras kahit yung schedule ko hectic. 100% Lanzeta, wala palang kwenta, tinapos ko sa basic! Second sight, 7, Isabuhay Battalion, Sayadd vs. Lanzeta, magingay ismang beses, para sa mga pareho! Sa mga dream match na inihintay talaga ng marami, tournament battle to, boto ng hurado, 5-2, advancing sa tournament, magigay tayo lahat para kay Lanzeta. Thank you, lalo sa maging ako, Laban, Jilan, Kuya Renz, Kuya Mikey, Gennaro, Percival, saka Invictus, saka kay sa pamangin ko sinara. Yeah! Magigay sa pabes kung nag-live up yung battle ngayon sa expectations nyo. Ayun, binoto ko si Lanzeta, 1 at saka 3.
Para sa akin, round 1, nakuha talaga ni Lanzeta yun. Napaka-smooth ng ginawa dyan. Ginawa niya doon, lalong-lalo na yung ending niya. Tapos yung round 2 naman, binigay ko na kay Sayadd. Lamang na lamang siya sa round 2 para sa akin. At yung round 3 naman, marami si Sayadd na punchline doon na nambubura talaga ng line. Kaso ang naging problema niya, nung bandang huli na, parang nung point na nag-choke siya after nung mga line na susunod, parang nawalan na siya ng confident o parang naiilang na siya mag-deliver. Parang di siya sigurado kung yun na ba. So, kahit malakas yung punchline, medyo nabawasan ang dating kasi yung delivery nga medyo nagkaroon na ng problema. Hindi ko alam kung naiilang ba siya o ganun talaga yung delivery. Pero para sa akin lamang si Lance sa round 3. Kung na-deliver siguro na maganda ni Sayadd, baka pwede pa. Ayun. 2, 1, and 3, Lanzeta. Yo, Tyke, no mana sa Sayadd versus Lanzeta. Ang hirap i-judge ng laban na yan. Pero, kumbaga sa delivery lamang talaga din si Lanzeta. Pero, ang naging judging ko kasi is 2-1. So, 1 and 2 binigay ko yun kay Sayadd. Although malakas din yung delivery ni Lanzeta. Pero para sa akin kasi mas sunod-sunod talaga yung suntok ni Sayadd. Kumbaga, mas marami siyang nabibitawang pasok para sa akin. Ganun din sana sa round 3. Kaso nga lang, napansin ko yung stumble o parang na-choke siya sa bandang dulo habang mas malinis namang nadala ni Lanzeta yun. So yun, 2-1 para kay Sayadd. Yo, Iho from Ibahay Aklan. Shoutout Ibahay Black Ninos, tsaka kay Carl Harris Rimbulat para sa t-shirt. At yun nga po, isa pa ako sa mga bumoto kay Sayadd. Natripan ko yung ginawa ni Sayadd na yung ganda ng battle nila eh. Parang nakita ko nag-battle yung mag-ama. Kasi alam naman natin yung style nila pareho. Pero alam naman natin kung sino yung original doon. Ang gusto ko sa round 1 ay pinunto kagad ni Sayadd yun na parang nanggaling si Lanzeta sa kanya. Yung line na squatter. Panailahid ka ng squatter pero nakikisquatter ka lang din sa style ni Sayadd. Parang ganun na ano. Kaya round 1, malaking suntok agad sa akin yun. Kaya yung round 1, binigay ko kay Sayadd. Then sa round 2, tabla. Tapos sa round 3, ginawa ko na rin tabla yung round 3. Pero dapat kay Sayadd ko sana ibibigay yun kung hindi siya sumimplang sa last part ng round 3. Kasi natripan ko kaagad yung intro niya sa round 3. Parang ganda ng pagka-rebat eh, na-rebat niya kaagad yun. Ganda ng pasok niya sa round 3 yung rebattles. So ayun, isa ako sa mga bumoto kay Sayadd. At congrats Lanzeta. Yo, congrats sa pareho. Tangin ang lakas ng battle na yan. Naulog kami lahat doon. Tangin na round 1, tabla para sa akin. Tsaka round 2, tabla. Yung round 3, lahat sana. Doon ako magdidesisyon. Ang galing nang iniwan ni Lanzeta nung third round niya. Ang ganda, ang genius. Tapos laging swabe yung panakos yun na sa third round. Tapos ang lupit ng strategy na ginawa ni Sayadd. Nag-premade siya na yun dun sa ginagawa lagi ni Lanzeta na lagi niyong binabanggit sa dulong third round niya. Ginawa niya ng premade doon. Kaso nga lang, yun, sa bandang dulo ni Sayadd, medyo lumahilay. May kita niyo naman ang mapanood. Yun, Unico, grabe ka, solid yung naging laban na yun. Bali, ang judging ko is round 1, tabla. Round 2, binoto ko si Sayadd. Humibla siya ng konti. Tapos sa round 3, binoto ko si Lanzeta dahil sa parehas lang sila kasi ang dami ng suntok. Kaso malaki lang talaga yung factor nung linis ng performance sa ganun kadik na laban. Malakas talaga yung factor ng linis ng performance. Doon lumamang si Lanzeta. Tapos parehas talaga silang magaling na sumusuntok. Siguro doon lang talaga sila nagkatalo sa nagkaroon ng malaking diferensya dahil doon sa may pagkawala ni Sayadd. Pero Lanzeta, props kay Sayadd, grabe, solid na solid yun. Yo, sure. Tangina, sobrang classic na laban yun. Pero binoto ko si Lance. Nung una, akala ko si Sayadd na mananalo. Kasi para sa akin yung round 1 nakuha ni Lanzeta. Sobrang lakas ng opening ni Lanzeta noon. Tsaka ang gaganda ng mga wordplay. Lahat, yung buong elemento niya. Tapos round 2 talagang kinuha ni Sayadd eh. No doubt, pag pinakinggan mo parehas, masasabi mong Sayadd agad. Yung round 3, yung ewan ko, alam ko, pre-made ni Sayadd yun na pag binitaw ni Lanzeta yung closer niya, yun yung ibibitaw niya. Pero ang lakas ng sagot na yun. So akala ko, yun yung magdidikta sa round 3 ni Sayadd. Pero medyo lumaylay siya eh. Yung ibang setup niya nung huli, para sa akin lang, nawala ng suntok. Habang si Lanzeta,
hanggang sa huli meron siyang mga hindi lang siguro napapansin nung crowd yung medyo intricate na ano, masyadong komplikado na wordplay, kaya pero ako napapansin namin yun, kaya para sa akin nakuha ni Lanzeta yung round 3, kaya yun 1-3 para sa akin Lanzeta. Ang galing pa rin Kuya Sayadd, idol, pinaka-A-game mo yun. Yo Topper, na sobrang lakas na laban yun, ang sarap, halos busog na busog lahat. Round 1 binigay ko kay Lanzeta, pero konti lang yung lamang niya doon. Round 2 kay Sayadd, at syempre tournament to, sa round 3 medyo hindi naman, pero lumaylay si Sayadd, hindi katulad nung round 1 at round 2 niya. Si Lanzeta consistent pa rin, ang linis sobra, kaya binigay ko yung laban kay Lanzeta. At shoutout nga pala kay Yonggas at sa inaanak ko, at kay Denise Garcia. Yeah.